Alright, what's up mga bro? Yan, naglabas tayo ng bagong motor. Honda Click, yan, fresh from casa. Pina-full tank ko. Dito ako sa may Petron eh. Papakita ko muna sa inyo bago natin i-convert to ng naked handlebar, no. Yan, Honda Click 125i, kulay white. Fresh from casa, Honda Daug One Zone. Daklik lang malakas. Oy. Alright, what's up mga bro? Ito na yung mga pyesa na gagamitin natin. Ito nyo ba? All original parts from Honda. So ito yung ano, yung handle post natin. Itong handle post na to, meron yan dito eh. Kasama niya. Tinanggal ko na to. Kasi hindi natin gagamitin to. Gagamitin natin speedometer kasi yung sa stock pa rin. Yan. Bumili ako ng ano nun, fiber mask. Ngayon, pinaparepaint ko pa lang eh. Kaya hindi ko makapakita sa inyo. Pagtapos ng repaint, makikita nyo naman yun. Next item natin, itong riser niya. Ito yung riser. Tapos ito, binili ko lang din. Itong lock nut, tsaka yung washer. Ayan, nabili ko lang yan. Maganda kung bibili kayo ng lock nut at washer nito, dalhin nyo mismo to para ma-fit nyo kung sakto yung fit niya. Ayan, nabili ko lang to sa ano eh, sa bolt center. Ayan, dyan siya nakalagay sa may handle post natin. Ayan. Tapos washer at nut sa ilalim. So next item naman natin, itong dalawang cover niya sa cover ng ano, ng handle post natin. Ito naman ilalagay natin dito sa ibabaw nito. Handle post, cover niya. Ayan, yan yung cover niya. Tapos ito yung dalawang bolt na nakita ko lang. Kahit anong bolt, basta yung sakto dito, pwede nyo gamitin. Kabit nyo lang yan dyan. Next item naman natin, ito. Ito yung mismong handlebar niya. Bali dito yung nakakabit. Ayan. Ayan, yung mismong handlebar. Tapos yung handlebar cover, ito, yung handlebar cover naman. Ayan. Bali ganyan siya. Set yung cover. Next naman natin, ito naman, yung mga bolts niya. Ayan, apat na bolts. Yan yung hindi niya, Honda. Ito naman yan, parang naman yan dito sa apat na to. Ayan. Tapos syempre, yung bolt cover, ito. Ayan, bolt cover. Apat din to. Para naman yan dito sa apat na to. Yan natin lalagay yan. Tapos ang last natin, ito nga yung wire cover. Para dun sa mga wirings natin ng left and right switch. Ayan. Dalawa na yung binili ko. Isang 12mm, isang 24 yata to. Tingnan ko na lang alin yung mas okay. Ayan. Para may cover yung wire natin. Pero i-waterproof natin yan. Isi-seal natin. Kasi may expose yung mga wires nun eh, yung mga connectors nun. O, ito na yung mga gamitin nating parts sa naked handlebar conversion natin kay Honda Click. O, bukod dun sa ano fiber mask na pinaparepaint ko pa. Pero papakita ko sa inyo yun once na tapos na. Dumating na dito siguro or nakakuha ko na. Alright, yan. Nabaklas na natin yung ano, yung motor. Manibela. Ngayon, pwede natin gabit itong handle post. Itong post comp. Yan, ito yung post comp natin. Tinanggal ko yun dito. Kabitan ng speedometer. Yan, kasi nga stock yung gagamitin natin. Ito yung stock na ano, na manibela. Yan. Ito kasi kasama na yun. Kasama na ng handle post. Isang assembly lang. Gusto nyo mag-lock ng manibela sa kanan. Gayain nyo yung haba nito. Ito, ito medyo mas mahaba. Tatabasin nyo to. Ayan, para may lock nyo sa kanan. Pero kung hindi mo naglalock sa kanan, puro kaliwa lang ang lock ko, kaya okay lang. Ayan, hindi ko na tinabasan. Ito na lang yung tinanggal ko talaga. Ayan, kapit na natin dito. Tapat lang natin sa butas. Ayan, dyan. So ito yung pang lock nya.
Ito, tanggalin muna natin kasi iba yung orientation ng ano eh, sa Beat Street. Pagbabalik tara nyo itong dalawang to. Ito dapat yung nasa harap. Ayan, ito. Ito yung nasa likod. Kasi ito, pasok yan dito. Ayan, pasok siya dyan. Ayan yung orientation niya. Ito yung magsasentro sa handle post natin. Hindi siya tagtabingi, ano. Merong guide siya. Ayan. Abitan natin. Una natin to. Ayan, suot natin. Kapayin na lang natin dito. Sayin natin yung nut. Yan, make sure nyo lang na nakalapat yung ano, sa likod, yung guide. Yung spacer guide. Yan, kasi nga pasok yan eh. Ito, itama nyo rin yung position ito. Yan, hand tight muna. Tapos pag medyo pasok na, yan, mahalog yan. Pero pag hinigpitan natin, mahalog. Ang size yung nasa likod, 17mm. Yung nut. Ayan, try natin. Kasi ito, 14mm. Mismong bolt. Check nyo rin from time to time kung pumapasok yung nasa likod. Kasi kailangan pasok yun para naka-align siya. Ipitan nyo lang mabuti. Ayan, okay na. Next natin kakabit itong riser. Ito, yung dalawa. Abitan ng manibela. At inabili kong lock nut. Ito naman yung washer. Yung lock nut, meron yung rubber sa kabilang side. Sa dulo. Ayan, para pag magbabibrate, hindi siya luluwa. Gano. Abitan natin ito. So, ganda pala kung tatanggalin natin itong bulsa, ano. Mas madaling ma-access. Pero okay na yan. Kaya naman eh. Nahilang naman higpitan to. So, ayan nyo lang maluwag to. May natin higpitan yung ilalim nyan. 17mm yan. Yung size nun. Habit muna natin tong cover nya. Yan. Ito, mamaya na to. Yan, habit natin dyan. Dito kasi yan eh. Isuot pa natin yung mga wire dito. Mamaya na to. Panghuli. Kabit naman natin tong handlebar. Tapos itong handlebar cover. Ayan, dito yan. Kabit ko muna siya para pag hinigpitan natin yung ilalim, ito. Itong riser. Naka-align na. Nalagyan ko lang muna saglit ng bolts. Itong apat na bolt. Temporary lang muna. Tanggalin pa natin yung mamaya. Kasi lalagyan natin yan ng ano eh. Ng thread locker. Nagpitin muna natin ito ng konti. Temporary lang. Para lang may align natin nga yung ano. Yung riser. Muna natin higpitan sa ilalim. Medyo nilapat ko na. Ayan, ginamit ko na itong socket wrench para mas madaling ma-access. Pero kung tanggalin nyo ito, mas madaling i-access kahit dito. Ayan, hindi ko na tinatanggal. Tinatamad na ako eh. Higpitan na natin na sagad ito. Higpitan nyo na sagad para maganda yung ano. Hindi alug-alug ano. Ayan, sagad na. Bila naman. 17mm to. Wala naman ang baklasan to. Pagka kinabit niya, sagad niya na ng higpit. Ano? Yan. Yan, okay na. Sagad na. Nanggalin mo natin to. Ito, 6mm na ano. Na allen key. Isa-isa lang tanggal ng ano. Ng bolt, tapos sige natin ng thread locker na medium strength. Yan, yung pwede pa rin matanggal.
kulay blue to eh. Yung pula yung ano, permanent. Merap tanggalin yun. Pwede masira yung bolt nyo pati doon. Ito lang, yung blue lang. Yan, blue thread locker. Tingnan natin to. Kunti lang. Yan, ganyan lang. Isang guhit. Kunting lapat lang. Ayusin ko pa kasi yung alignment nyan sa ergonomics. Ergonomics ko. Ayun, haba ng kamay mo. Kasama mas komportable. Yung position nitong anibela. Nakaganan, nakaganan. Kaya hindi mo natin higpitan ito. Mamaya pa. May natin higpitan sa agad. Kabit mo natin yung mga switch, ano. Huwag na natin kabit itong, ano, itong dalawang preno natin na rapat likod. Hindi pala obra itong combi brake na kable. Tanggalin muna natin. Hindi siya abot, eh, oh. Kabitan muna natin itong preno sa harap. Ito. Ito may butas yan. Suot yan dito. Medyo ma-skip nga ito, eh. Mayroon pa itong luwagan. Pero try muna natin kabit. Sa isang bolt nito, 8mm. Binaligtad ko na kasi nakabara yung side mirror ako eh. Hindi ko magagamit to. Papalitan ko pa naman yung bar end ko ng ano. Stock modified na side mirrors. Pita ko muna to. Mukhang masikip talaga yung butas. Kailangan paluwagan. Pero tanggalin ko muna to. Itong 12mm. Yan. Matanggal natin yung combi. Matanggalan natin yung ano. Nakabit. Tanggalin mo natin itong combi brakes. Yan. Ito, hindi rin masyadong kasya dito. Lugan natin ng konti ito. Alright, yan. Nakabit na natin itong dalawang preno. Harap at likod. So, medyo inayos ko din yung wiring. Kasi sumasabit eh. Mayroong mahigpit siya. Yan, medyo inayos ko na. Hindi na sumasabit. Ito, hindi na masikip. Yan ah, maluwag pa. Ito, maluwag pa. Pag nakabilang side, maluwag pa rin. Parehas. Diskartehan ko pala itong ano, itong preno sa harap. Pakita ko sa inyo. Yan, nakita nyo ba yan? Ito originally nasa ilalim to. Yan. Ginawa ko, pinagpalit ko sila. Yan ah, pinagpalit ko. Di ba dati ito nakaganang, parang naka-S. Yan, para mas umangat yung kable. Parang hindi sumasabik dito. Yan, pinagpalit ko yung dalawa, tapos ito. Itong... Sino? Yan, pinagpalit ko yan, tapos ito. Yan, kita nyo yan. Itong bracket na to, binend ko doon. Kasi nakaipit to dito eh. Yan, ipit na ipit yan, kaya nahihila siya. Kailangan tanggalin nyo yan doon. Yan, tinanggal ko yan dyan. Binend ko siya pa loob. Yan, yung bracket na yan. Yan, tapos itong preno naman sa likod. Yan, tinanggal ko sa bracket, inilipat ko doon sa loob. Para mas may space siya. O, makakaangat pa siya. Hindi siya napipigilan itong bracket. Okay naman. Yan, okay na, walang sabit. Alright, update. Mali pala itong butas ko dito. Tinest fit ko kasi. Ayan, ito yung original.
dito yung tama. Ayan, ito yung bagong butas. Ayan, tama na yung butas na yan. Nakabila din, binago ko yung butas kasi mali. Nakabit naman natin itong left switch. Ito dapat mauna niya kabit bago itong preno. Ayan, kasi, ayun na, kaya ko lang kinabit ito para makakuha ko yung ano, yung slack nung sa mga adjustment sa mga cable. Kaya kinabit ko muna ito. Pero ngayon, ayan, inayos ko na rin yung fitment nito. Yung spacing, okay na. Yung switch, tsaka nung preno. Ayan, itong slot na ito, ayan, dito yan. Ayan, dito. Tabit na natin yan dito. Ito, disregard nyo na itong dalawang to. Ito yung gagamitin natin. So, kung yung manibela nyo, medyo ganyan. Hindi siya fit, ano. Yung spacing ng switch. Yung mga slots nya. Kasi ito yung mga slots na to para hindi gumalaw yung mga switch nyo. Tsaka yung ano. Tsaka yung mga preno. Ayan, mag-adjust na lang din kayo. Magbutas kayo ng panibago. Sukatin nyo ng actual. Yung isa, nabutasan ko nang hindi ko tinetest fit eh, yung nakaraan. Kaya, ano, kamali ako. Ayan, kapitan natin muna itong left switch. Ayan, okay lang naman yung mga butas na taklo ba naman eh. Ayan, hindi na siya makikita. Ayan, dalawang bolt lang yan. Nagpita ko na rin ito ng sagad para okay na. Wala na kawala yan. Nakabit ko na ulit ang preno. Sakto na yung spacing yan. Preno sa likod. Nagpita naman natin yung grip. Yan. Yan, ito yung stock. Ito naman yung sa ano. Sa kanan. Yan, ito yung original. Ito yung saktong fit. Saktong spacing. Yan, kaya diyan ko binutasan sa ilalim. Ito yung sa throttle at reverse cable natin. Ito may slot yan. Ito yung papasok dito sa ilalim. Suot muna natin itong throttle grip. Yan, tsaka yung ano. Nakabit muna natin itong throttle. Itong throttle cable. Ito to. Mas madali. Yan, tapos saan natin susuot yung slot nito sa bagong butas natin. Tapos ito, ipasok natin dito. Throttle housing. Yan, nashoot na. Tapos kapit naman natin itong reverse or yung return cable. Pigayin lang natin na ganyan para mas madali. Yan, kapit na. Yan, dapat nakasagad yung adjuster nyo dito para mas loose, ano. Tumilo na natin. Ito, hand tight nyo muna. Saradong tama yung pasok ng thread. Ito natin ang sagad. Fix na yan. Parang walang halog. Okay na. Nabit naman natin itong front brake. Sakto na rin yan kasi nagbutas na tayo ng panibago na tama na yung space. Ngayon, itong throttle at reverse cable. Kailangan natin i-reroute. Yan, kasi nahihila siya. Yan, kailangan baguhin yung routing nito para umangat siyang ganun. Yan, pwede naman magpalit kayo ng ano. Mas mahaba. Yung pang beat street mahaba eh. Pero ako i-reroute ko na lang muna. Tingnan natin kung hindi na siya mababanat pag nireroute natin. Baguhin natin ang linya. Alright, yan. Ayos ko na yung ano. Yung kable ng throttle at reverse cable. Wala nang sabit yan. Left and right. Yan, ayos ko na. Yung throttle, hindi rin yan naipit. Snap siya pabalik. Yan, pakita ko sa inyo yung routing natin, ano. Yan yung throttle at reverse cable natin dito ko sa pinadaan. Yan. Pababa. Yan, ilipat ko dito sa kaliwang side. Yan, sa kaliwang side siya. So, may tabi ng susian. Tapos naka
cable tie yan. Yan, parang di siya maipit dito. Yan, dyan siya nakaipit. Kasi pwedeng mahila yan pag lumili ko. Pwedeng maipit dito. Yan, dito. Tapos, pabalik doon sa dati niyang pwesto. Yan. Ito yung dati niyang pwesto. Tapos, yung the rest ng pailalim, ganun pa rin yung routing niya. Yan, ito lang binago ko. Mula dito, yan, dito ko siya pinadaan. Kasi originally, dito yung nakadaan sa kabilang side. Nakabit naman natin yung bar and side mirrors ko. May vlog ako nito kung gusto nyo yung panoorin yung paano ko ginawa. Parang 2-in-1 siya eh. Bar and side mirror with ano. Pwede ito. Lever guard, hand guard yan. Ano, okay na yung kabilang side naman. Ito, meron akong spacer dito. Ito, spacer. Para hindi maipit yung ano, yung throttle grip. Naipit kasi yan eh. Kaya kailangan may spacer para hindi siya maipit pag tina-throttle mong ganun. Kubitan natin to. Ano, okay na yung salamin natin parehas. Ano. Ito naman sa handlebar natin. Yan yung handlebar cover. Mga bolts niya. Pwede natin higpitan yan kasi naiset ko na yung ano niyan. Yung angle niyan. Yan, ang ginawa ko na lang, yan. Inalign ko yung angle ng manibela sa angle ng fork. Yan. Bali, tuwid siyang ganun. Ako na lang pinantay. Sakto rin naman yung ano ko. Sa ergonomics ko. Sakto lang yung lapit ng manibela sa akin. Sakto din yung taas. Ano. Yan, hindi na nahihila yung mga kable. Pwede natin higpitan yan. Size nito 6mm. Actually, nagpito ko na ito kanina eh. Pero isasagad na natin. Ito, medyo malawag pang konti. Masagad na ibo. Yan. Nahihigpit pa pala eh. Walang sobra-sobra na baka maputol na yung bolt ah. Sakto lang din. Meron naman yung thread locker kaya hindi na yan luluwag ano. Maganda ko isagad nyo na higpit. Ah, higpit na yan. Pwede natin ilagay ngayon itong ano, itong mga bolt cover. Suot natin yan dito. Pag medyo mahirap ibawon, pupukin natin ng rubber mallet. Ano? Bumaon. Rubber mallet lang, huwag yung martilyo na ano, bakal. Masira eh. Ayan. Ayan, bawon no. Bawon. Bawon. Sagad nyo lang. Ano, ayun na. May bolt cover na rin. Lagyan na rin natin to, itong emblem. Ayan. Ito yung sa stock eh. Lagyan natin yan dito. Tanggalin ko muna. Sumukitin lang natin. Dahil lang naman tanggalin to. Oop, ya. Meron siyang double-sided tape. Honda emblem. Ayan, kabit na natin. Sakto yung fit to. Oh. Fit na fit. Honda emblem. Ayos na. Pakabit ka na muna yung dibdib tsaka yung araro ano. Tapos proceed na tayo sa pag-ayos nung wire harness. Hindi ko pala napakita kanina. Ito rin pala. In-adjust ko tong mga wires dito. Yung preno sa likod. Ito. Yung throttle at reverse cable. Sinuot ko na siya dun. Yan. Kasi originally yan dito yan eh. Dito. Parang dadaan pa siya dito sa bakal na to. Pag ganun. So, ang ginawa ko, dinikit ko na siya dito. Pinasok ko sa loob. Yan, tatlong wire yan ha. Tatlong kable. Throttle reverse cable, tsaka yung pren sa likod. Yan, para mas tumaas siya. Ito na yung ano, yung kanina sabi ko. Yan, yung original na pwesto. Ito, inilipat ko lang sa loob. Para mas tumaas. Yan, okay na walang sabit yan.
Alright, yan. Ayusin naman natin yung harness natin. Yan. Ito, tatanggalin natin to, no? Yan, bago pala tayo mag kalikot ng mga wirings, dapat tanggal yung battery. Yan, tanggal ko na yung positive at negative terminals. Yan, para kung may magdikit man sa pagkakalikot natin ng mga wiring sa harness, yan, hindi siya puputukan ng fuse. Yan, tanggalin natin itong mga nan to. Itong mga tape. Ayusin natin yan eh. Tanggalin natin itong mga cover niyang tape. Ayusin natin yan para tama lang yung pwesto niya. Hindi tayo magkakat ng wire. Ayusin lang natin yung pagkakapwesto nitong harness para maganda yung fit niya dito sa naked handlebar. Walang naka-expose sa na. So ito ilalagay natin dito sa baba. Itong dalawang to. Ito, flasher relator. Ito, hindi ko alam na to. Tanggalin ko muna lahat to, tapos balikan ko na lang kayo. Madami pong tatanggalin eh. I-ayos ko na rin yung mga pwesto, ano? Yan, ganyan na yung pinaka-okay na pwesto na magagawa ko, ano? Ito kasi magkadugsong na gawa nitong brown wire. Ito naman sa socket ng, ano, ng panel gauge. Hindi ko na rin ibababa kasi may blue wire. Yan, kakapit dito. Hindi kasi tayo ngayon mag rare wire, ano, kasi bago lang to eh, mawala yung warranty pag nagputol tayo ng mga wire. Kaya i-ice ko lang yung pwesto nya. Ayan. Re-rearrange ko lang yung harness. And itong mga relay, okay naman. Ayan, pwede sya maibaba hanggang dito. Ayan. Ayan lang sya. Ayan. Seal ko na lang to, tapos sagyan natin ng wire cover to. Discartehan ko. Prepare ko muna, ano. Ayan, bali ganyan yung itsura nya. Parang letter Y. Tapos dito yung kapuntang speedometer. Ayan, ganyan. Medyo na-ice ko na yung harness natin, no? Pero tingin ko hindi ubra to pag nilagay na natin yung mask. Ito, dito kasi yung mask nyan eh. Parang hindi siya buto. Halanganin. Yung choice ko dito, ito. Tanggalin mo na natin. Ayan, hindi natin gagalawin yung original harness. Dudugsong tayo ng wire dito sa ano, sa dalawang switch, left and right switch. Ito, itong dalawang to. Putulin natin to dito, dugsongan natin ng wire. Tsaka ito pala, itong brake switch. Yan. Dugsongan din natin. Para ito, pwede yung bumaba dito, may extend. Para medyo mas umabot siya sa ano, sa mask natin. Kasi ano, maiksi lang yun. Hindi talaga obra. Hindi ko na kasi maibaba itong mga wirings dito. Yan. At least hindi natin gagalawin yung original harness. Ang gagalawin lang natin, magpuputo lang tayo ng ano, wire sa mga switch. Yan. Natingin ko hindi mo mag-avoid ang warranty doon. Kung magdugsong ka ng wire sa mga switch, hindi naman ginalaw mo yung original harness eh. Yan. Pero sa ngayon, lagyan na muna natin ito ng wire cover. Para lang makabit natin. Tanggalin ko muna ito, ano. Yan yung speedometer natin. Ito yung relay. Yung flasher relay. Tsaka yung isa na ano. Yan, dinikit ko na dyan. Tapos sinil ko na. Yan. Selyado na. Para hindi siya pasukan ng tubig. Ano. At yung gagamitin natin wire cover. Ano. Yan. Ito. Siguro okay na ito dito eh. So, expandable naman ito. Yan ano. Expand. Sukatan ko muna. Ito, tingin ko, kasya naman to. Ang malaki. Ang malaki natin, ayan. 24mm. Pero tingnan ko kung alin yung sukatan, no. Kakasa muna natin to dito sa mga wire para makita natin yung haba. Tapos saka natin to balutan ng electric tape. Ayan. Para hindi pasukan ng tubig. Temporary lang kasi ayusin pa natin yan, eh. Magdudugsong pa tayo dyan ng wires. Biskartehan ko muna to. Alright, yan. Abitan na natin ang wire cover. Ayan, na-prepare ko na yung dalawa. Ito. Para dito sa brake switch dito. Tapos itong isa. Ito. Para naman dito. Ayan, sukat lang yan. Kung gaano kahaba yung lalagyan nyo, ganun din kahaba yung wire cover. Kasi nga, pwede mo namang i-ganun yan pag ikinakabit mo na. Nag-expand siya. Ito naman sa kabila dito. Ayan, sakto yung haba nyan. Yan, kapag nakagupit na kayo, ano,
Ito niya yung dulong yan. Kailangan niyo sunugin niya ng konti. Yan, para hindi siya magbubukang ganun pag in-expand mo siya ng ganyan. Pwede kasing maghiwa-hiwala yan eh. Ayan, kabit na natin dito. Tayo sa brake switch. Ano. Suot lang natin yan dito. Tapos agad natin hanggang dulo. Yan, hanggang yun sa dulo. Yan, pagka ganyan, nakasuot na, tulak nyo lang. Nakita nyo, nag-expand. Tapos yung ahas, ano. Tapos pwede natin gabi to. Tapos isi-seal natin ng electric tape para hindi siya mabasa. Nandito to, green. Green wire to eh. Yan, oh. Negative brake switch. Ayan, ganyan na muna. So, ito no, seal no. Ito naman yung isa. Positive. Ayan, kaya dapat tanggalin nyo yung ano, mga terminals ng battery. Pag maggagalaw kayo ng wiring, para kung magdikit man itong positive at negative, hindi po po confuse, ano. Hindi mo siya short. Nakabit na. Tape muna natin to, temporarily lang. Yan, pag okay na yan. Kaya natin ilusot to. Yan, okay na. Yan, oh. Pwede nyo lagyan ng cable tie or ano, or shrink tube, no, para kasil siyang ganun. Pero ito nga, temporary lang muna to kasi ayusin ko pa yan. Dudugsuan ko pa ng wire yan. Pagdating ng mask, para masukat ko yung tamang haba na kailangan ko idugsong para saktong umabuto dun sa mask natin. Naiksi talaga eh, oh. Di obra. Kasi siguro andito yung mask eh. Pag nilikuliko mo pa yan, siyempre gumagalaw-galaw na ganun yan. Tinatagal natin magdugsong. Yan, temporary muna. Lagi ko naman itong dalawa. Kaya to. Kaya naman. Yan ang kaya. Shoot na natin to. Sige natin electrical tape. Ang maganda rin pag dinugsuan natin, may tatago natin itong malaking talaki nito. Eh, oh. May bababa natin yan dun. Para nakatago siya sa loob ng anong motor. Para mas safe din ano. Siya mababasa. Less prone sa ano, pagkabasa. Pero kayo, tanong nyo muna sa dealer nyo kung kapag nagdugsong ng wire sa ano. Yung switch lang naman dudugsong mo eh. Kung mabavoid yung warranty kung bago pa yung motor mo. Yung sabihin nila na void na yung warranty pag nagdugsong kayo ng wire dito, nagputol kayo sa switch. Gawin nyo na lang bumili kayo ng ano, bagong switch assembly. Walang dugsong ano. Pwede naman yun eh. Ako nga, yun ang ginamit ko eh sa Honda Beach Street ko. Switch assembly na Honda Click. Yan, pati ano, pati brake switch, bili kayo. Para walang dugsong. Kung magpapawarantin nyo, dalin nyo yung, ikabit nyo yung ano, yung walang dugsong, ano. Yan. Anong sawa. Ah, ito nyo, laki nga lang, no? Malaki siya. Pero okay lang yan, temporary lang naman yan. Nakabila, kabit ko na lang din, ganun din naman yan. Ah, maganda talaga magdugsong kayo. Laki tingnan, eh, oh. Parang yung ahas na may kinain, ano. Hindi mo natutunaw. Yan. Ang maganda magdugsong kayo dito. Para itong connector, yung dalawa, may basok nyo dito sa baba. Yan. Ah, dito siya sa loob. Para mas malinis tingnan, no. Pero yan, for now, ganyan na lang muna. Okay na yan. Kabit na natin yung cover dito. Dalawang side. Yan, medyo okay naman tingnan, ano. Ano talaga ahas na ano eh. Bagong kain.
Yan, tornilyo na natin ito. Ito yung bolt na gagamitin ko. Ano ko sa side mirror ko ito galing eh. Aftermarket na side mirror. Ito na lang ginamit ko kasi sakto lang naman. Ito, ganito rin yung ginamit kong bolt sa ano, bit straight ko nung nag-convert ako. Nakapit na natin dito. Saktong higpit lang, plastic lang to. Kabila naman. Yan, okay na tayo dito. Double check kung may sumasabit. Yan, nasabit. Ito pa lang kung bi-brake cable natin. Di talaga siya abot eh, oh. Kapos, oh. Yan, naisip ko kung pwede yung pang Honda Scoopy. Or pang Beat Street, syempre, pwede. Pero nung nakaraan kasi wala akong makita nun eh. Na pang Beat Street na combi brake cable. Mag-check muna ako sa Shopee ulit. Tapos kung wala, siguro magpa-modify ako. Na mas mahaba na ganito. Na meron naman ako dong extra na ano eh. Na brake cable. Rear brake cable. Pang likod. Yung pinagpalitan ko yata yun. Yan. Yan ang gagamitin ko. Kung wala akong makita sa Shopee ano. Yan, okay na to. Ito, ilagay muna natin dito. Yan. Yan, okay na. Pwede natin ikabit yung ano, yung mukha. Alright, yan. Nakabit na natin yung harapan. Testingin naman natin yung ano, sa panel gauge nya. Ito yung stock. Ito yung gagamitin natin. Wala pa tayong mask eh. Testingin muna natin. Yan, para makita nyo. Yan, okay naman. Gumagana naman lahat. Signal light. Left. Right. High beam, low beam. Busina. Starter. Yan, okay naman. Ngayon, itatago ko na lang muna to. Hindi ko na muna siya ikakabit. Wala siyang pwesto dito eh. Yan, hintayin ko yung mask pag dumating. Saan natin naayusin ulit yung wiring nito. So ngayon, tatago ko muna to, itong connector nya, nalagay ko muna dyan. Tapos, takpan ko na muna nito. Yan, habang wala pa yung mask na paglalagyan natin itong speedometer. Yan, di ko pala na-check to nung inaayos ko, binaklas ko ulit eh. Ito nyo itong pang-lock ng manibela. Niipit siya, hindi siya maka, ano, ayan ah. Dikite eh. Yan yung nagalaw na yan. Kailangan tabasin natin tong part na to ng ano, post comp. Yan. Hindi makalusot tong ano eh. Panglock ng manibela eh. Tabasin natin. Dremel gamitin natin. Guys na, natabasan ko na. Yan. Try natin. Yun, boom. Yan o. Lock na. Yan, sagad yung lock. Yan, nalock natin yung manibela. Success! Nagyan ko na lang ito ng Q-tips na para hindi mga lawang. Binago ko na ulit yung pwesto ng throttle at reverse cable. Yung routing nya. Yan, okay na yan. Left to right. Nag-snap pabalik. Nakita nyo diba dati dito nakalagay. Binago ko na to. Binalik ko na sa dati yung pwesto. Yan na yan sya.
Dito na siya ulit. Hindi man pala siya sumasabit. Ang tas nakapasok dito. Ayan. Ito yung preno sa likod. Tapos pababa. Ayan dito, ayan. Nilagyan ko na lang yan para hindi siya lumabas pag nililiko. Ano. Medyo lumalabas kanina rito eh. Pag binabaling ko dito. Ayan, para hindi siya gagalaw. Tapos pababa yan. Ayan, doon ulit sa dati niyang pwesto. Nandito. Ito lang talaga yung importante dyan. Para umabot yung mga kable nyo. Imbis na nandito siya, nakaliban siya dito sa bakal na to, sa frame. Dapat nasa loob siya. Ayan, papaloob. Para mas umangat talaga siya. Ayan lang. Hindi na kailangan baguhin yung routing. Ito lang. Kasi originally, itong tatlong kable na to, nandito yan. So, mas banat. Pag nilipat nyo dito sa loob, ayan, okay na siya. Hindi na siya sumasabit. Tapos the rest, ilalim, ganun pa rin. Ito yung tatlong kable na nakahipit dyan. Sa loob yan, yun din. Ito lang binago ko ng konti. Ayan, itong bracket. Ayan yung bracket ng ano. Medyo binend ko pangat. Ayan. Naka-horizontal kasi yan eh. So binend ko siya pataas. Ayan, ng konti lang. Para hindi masyadong banat ano. Sa itong combi brake cable naman yan, pansin nyo. Ginawan ko siya ng ano, pangipit dito. Kasi habang wala pa tayong kable na mahaba. Ayan, yan muna. Ito, minodify ko lang yan. Ayan yung sa pang body bolts. Pinabas ko lang ng konti yan dito. Ayan, ito, pinutol ko dito. Ayan, putol yan dito. Tapos tinabas ko ng konti. Lagyan ko ng konting opening. Ayan siya. Para matatanggal mo siya. Tapos nilagyan ko ng seat. Yung spring. Parang spring seat. Sakto to eh. Ito, ayan. Ito yung nabibiling ano, parang cover ng Allen. Ayan. Sakto naman. Ito, medyo nakapasok ng konti. Ayan. Ayan oh. Tapos itatabi na lang natin dito. Dapat wala siyang tatamaan. Ayan, okay na. Para bumabalik yung preno natin sa likod. Pag kasi wala yung spring, hindi yung babalik eh. Ayusin na natin itong ano, wiring. Nadugsungan na natin. Ito yung brake switch natin. Ayan. Putulin natin yan dito, banda dito sa dulo. So dugsungan natin siya ng wire. Naganap na ako ng mga kakulay niya. Ayan. Iba tama yung kulay. Iba malapit yung kulay. Galing kasi ito sa harness nung Beach Street ko dati. Yung bumili ako ng harness nun eh. Yun, nagagamit ko pa ngayon. Ito naman yung left and right switch yan. Ang tinanggal ko na para mas madali. Ito, puputulin din natin yan banda rito. So, dugsungan natin. Yan, meron na siyang ano, mga partner na wire. Isang dangkal yata to. Itong ilalagay ko. Unahin naman natin itong ano, brake switch. Itong cable, dudugsungan natin. Nagputin lang natin dito. Mas may access tayo, no? Si-secure pa naman natin yan ng electrical tape. Tapos lalagyan din natin ng wire cover. Para ano. Mas malinis, ano? Electrical tape tapos wire cover. Kaya okay lang gupitin muna natin itong cover nya. Yun, may choice kayo dito. Pwede nyo i-staggered yung connection. No? Pwedeng hindi na. Yung kabila kasi mayroon na i-stagger. Sobrang daming wires eh. I-direct cut na lang natin ano. Hindi naman na yung magdidikit pag may shrink tubing na. So, balutan pa natin electrical tape. Nagpitin natin dito sa gitna. Ayan. Tapos, splice natin. 18 or 20 siguro. Try na lang natin. Muna tayo sa 16 para hindi makakat yung wire. Oh, hindi. 18. Ayan, medyo masikip pa. Ayan, 18 gauge. Ang kabila, 18 din. 22 kasi yung ano eh. Yung sa mga switches. Na-splice ko na kasi yun. And ito, 18 gauge. Splice din natin to. Kaya ayan, maganda meron kayo ganito. Ang pang-splice ng wire. Ano? Wire stripper.
Ito yung pangdugsong natin na wire yan. Pag-connect na natin dito. Pero lagyan muna natin ng shrink tube. Ano? Yung gamitin natin shrink tube. 2. Siguro 2mm to or ano, something. Kataya na mahaba-haba. Tapos lagyan natin dito. Shrink tubing. Lagyan natin. Wala yung mga ekstrang wires ko sa harness ng Beach Street na nabili ko. Sub-harness. Gamit na gamit, no? Connect mo natin to. Ayan, kaya pinili ko yung mga color coding nila. Para hindi ako malito, no? Madali lang naman. Connect lang natin dito. Ayan. Wala rin. Ano, yun yung connector natin, yung pandugsong na wire. Hina nga naman natin. Para wala talagang kawala. Ano. Napinitan lang natin yung wire. Tapos pag mainit na, saan natin pagagapangan ng solder. Ano. Ito, LED. Para wala talagang kawala. Ano, ano yan? So, ilalim nyo painitan kasi kailangan pagagapangin lang natin yung wire para maganda yung absorption ng ano, ng soldering LED. Yan, pag may medyo kumagat na, dito na ilalagay yan. Mainit na kasi yung wire niyan. Ano, okay na rin. Shrink tube na natin. Tapos may alagyan natin ng tape. Ano. Yan, shrink tube. 2mm yata ito. 2mm. Hindi lang natin lighter. Ito kahit huwag nyo nang tanggalin yung ano, positive at negative ng battery kasi hindi man ito nakakonect sa ano, sa motor. Tanggal siya. Yan. Itong kabilang side pwede natin idugsong, no? Pero susukatin ko din muna kung tama lang yung haba nya. Yan, dito rin yan. Ganyan din yan. Kapag yung sa switch ang ano, i-connect natin bago natin siya ipag-solder yung sa socket papunta dito sa bagong connection, ilalagay na muna natin yung ano, yung wire cover. Ano, kasi maliit yung ilalagay ko dito, yung 12mm na wire cover. Yun ang muna natin ipasok, saka natin i-connect yung sa socket kasi mahirap pa tayo pasok eh, pagkaya ng ginawa natin. Prepare ko na muna to. Ito pwede nang rekta na, mamaya na yung wire cover. Ano, hinangan na rin natin itong dalawa. Painitin mo na ulit natin. Napainit ang wires. Mga 15 seconds. Hinit din yan. Saka natin lagyan ng soldering LED. Yan, gapang. Yan, kahit di ko inana dun sa may mismong ano, tip. Magapang na siya. Sa mainit yung wire. Tsaka lutong luto, ano. Sa kabila. 15 seconds, painitin. Ayan, okay na rin. Ito yung gagawin natin. Yung connection natin dito, babalutan pa natin siya ng tape para mas hindi mag-delicate, ano. Mas less ang chance na mag-short. Kasi nga hindi natin ni-stagger yung connection. Pero okay lang naman yan. Hindi mo na niya magdidikit. Kasi magandang klase yung nilagay mong ano. Nilagay mong shrink tube. Ano. Pero ito for ano lang. For security purpose. Para sure ball. Diba? Ano ka na yan. Balutan ko din yung isa. Tapos balutan ko na ng buo. Ano. Ah, balutan ko na ng tape yung extension ng ano. Brake switch natin. Ngayon, kapag malalagay kayo ng tape, that from ilalim pataas. Pag ganun siya. Pag ganun ang direction. Kasi para yung tubig, pag gumanon, i-slide lang na ganun. Kasi pag baliktad ang ano nyo, parang sisiksik yung tubig eh, sa wire. Sa ano? Sa electrical tape, ano? Kaya that pataas. Ayan. Sukat na ko na ng ano? Ng itong wire cover, ano? Ayan, ano? Kung gaano kahaba mo hanggang dito sa ano, dulo.
meron din kabang ilalagay natin. Sunugin natin ang ating dulo. Ito yung pinakita ko din nung naran. Hindi siya mag-iwaiwala yan ha. Suot na muna natin. So ito siguro isip ko kung paano isisil to dito eh. Pwede kasing zip tie na maliit, no? Or tape. Pwede rin actually shrink tube eh. Yung malaki-laki. Yan o. Sige, try natin shrink tube. Yan, mga ganyang kahaba lang. Nagsilang. Yan. Para ma-seal natin yung ibabaw. Para hindi ito mahugot na gano'n ah. Try muna natin. Shrink tube. Yan, try natin kung masi-seal natin. Andahal na kayo ha, kasi baka masunog yung ibang wire. Ang feeling ko okay na yan, no? Medyo na-seal na. Eh, siguro bawasan ko pa. Para maiksi lang siya. Mga ganyan lang, ano? Kasi nga na lang ulit. Nice din pala ito eh. Pang-seal, ano? Ano? Hindi na siya mahihila. Mabang nga lang yung pagkakagawa ko. Bawasan ko na lang. Gawa ko ng panibago. Ano, okay na. Maliit lang talaga dapat. At least hindi siya mahugot, no? Ito, ihilahin na lang natin yan. Para medyo fit. Yan. Sige natin ng, ano, ng zip tie sa may bandang dulo na. Yan. Para mahihila siya. Yan. Ah, siguro, bandang dito. Sige natin ng zip tie. Ah, para hindi na siya bumalik. Para banat siya. Fit na fit. Yan. Okay na to. Sabit na natin sa ano, sa connector nya. Tapos ito, pwede pa natin tong tapean ulit para mas hindi prone sa pagkabasa, no? Pag inayos na natin yung harness, nakabit na lahat. Gaya nito, itong mga to, yan, waterproof ko. Siguro balutan ko na lang din ng tape itong mga to, para sigurado. Yan, ganyan magiging itsura nya. Balutan pa natin ng tape to. Tapos saka natin ito susuot dito. Ang sagad na yan. Bawasan ko na lang siguro kung masyado mahaba. Okay naman. Sakto lang oh. Diba? Malinis na. Pag gaganyan kasi yan, pwede ko na ibaba ito. Mababa na. Baba na yung wiring niya. Sa banat. Maganda yung fit. Gawin ko na lang din yan sa mga switch. Same process lang naman. Ang may iba lang yung susuot muna natin to bago natin pag-connectin yung panibago at saka dito. Kasi hindi mo na mapapasok tong bar cover. Ayusin ko na lang muna to. Alright, dyan. Prepare ko na tong ano, yung left and right switch natin. Nakahinang na yung mga pandugsong natin na wire. Yung color coding yan. Okay na rin. Ngayon sabi ko kanina, eto, bago natin to hinangan, pagdugsong, suot muna natin yung war cover, ano? Actually, pwede natin yung tape na hanggang dito eh. Saka natin suot to. Kasi ito, tatanggalin pa natin to. Papasok kasi natin dyan yung, ito. Pasok natin hanggang dito yung war cover. Tapos saka natin nalagyan ng cable tie. Meron yan dito. Para hindi na siya mahihila. Unlike dun sa ginawa natin kanina, na ano, na nilagyan natin ng shrink tube, yung dulo ng war cover. Ito, pwede natin ipasok dito. Para ipit siya dito, ano, parang tanggal. Yun, hindi na makita sa labas. Dilim na pala. Yan, okay na, na-prepare ko na tong ano, tong left and right switch. Nakita nyo, naka-zip tayong, ano, yung cable cover yan dito. Hindi siya mahugot, ano. Tapos ito na yung ano niya, dugsong niya. Yan, nakahinang na rin sa connector. Yan, tama yung color coding niyan. Kaya unahin niyo muna ipasok to bago niyo idugsong to tapos saka niyo hinangan. Kasi hindi mo mapapasok tong war cover na to na ano, hindi kasi siya kasya dito. 12mm ano. Yan, okay na yan. I-shrink tube ko na lang yan.
balot ako ng tape. Tapos ito may tape natin hanggang dito eh. Mabalot ako pa yan, sagad. So okay na yan, mahaba na. Ayan, yung kabila ganun din. Yan. Yan, naka-zip tie din dun. Para tago siya, no. Ayan siya. Pasok sa loob. Ano, okay na. Waiting na lang tayo sa pinarepaint kong mask, no. Plug and play na lang yan. Mahaba na yung kable. Abot na yun. Oh, may dumating tayong item from Shopee. Combi brake connector cable. Ito. Mahaba. So, pang ano to? Pang Beach Street 2021. Meron din na Beach Standard eh. Parang N20 yata. Itong N21, ito yung pang ano, pang Beach Street na 2021 model. Wala akong makita nung pang ano eh, yung 2017 model. Ayan yung code nya. Lagyan yung link sa description. So ito, mas mahaba na to. Nakita nyo, abot na yan eh. Yan, sagad natin dito. Abot na siya dito sa may ano, sa may kabitan ng sa kabilang side. So itong stock ng click, hindi abot eh. Ito. Yan. Papalitan na natin to. Yan, buti may nakita tayo. Baklasin ko muna yung mga dapat baklasin. Ayan, nabaklas na natin. Ito yung luma, stock ng Honda Click, maiksi oh. Kita nyo, mahaba lang talaga itong isa. Para mas umabot siya, syempre. Hindi nabot eh. Ayan, para naka-activate pa rin yung combi brake natin. Yung akin pala, naka-disable. Pero kaya gusto kong lagyan kasi para mapagana yung brake lock. Ayan. Pagka kasi hindi nakakabit, hindi mapagana yung brake lock eh. Hindi mo matimpla, no? Kaya bumili ako nito din. Nakabit na natin. Suot natin to. Ayan, pa ganyan dito. Ayalain natin sa may butas. Ano po nakasuot na eh, discarte natin para may paling natin sa kabilang side. Ah, pasok na. Ikot lang natin siya. Yan. Tapos pasok natin dito. Yan. Yan, pasok na may slot. Susot na natin. Yan, okay na yan. Lock na natin yung mga ano, tinanggal natin. Nain natin to. Itong cover. Ano to? Ah, pag ganito daw. May direction yan. Pag ganyan. Yan, tapos break natin yung nut dito. Nut ng brake lever to. 8mm yung size nya. 8mm to. Kita mo muna. Nasak na higpit lang. Tapos kabitan natin yung ano, yung brake lock ano. Ayan, brake lock. Pasuot natin yung pin. Ah, pag nakasuot na yung pin, break natin tong sear clip nya. Ingatan nyo to, ang lit kasi nito eh, mga mawala.
Sigurado nyo na nakapasok. Mahirap mawala to. Ayan, okay na. Tapos kapitan natin itong bolt ng cover. Ito. Nandito. Nasa kabaigpit lang. Nakabit na natin ito dito sa may combi brake nya. Itong kabitan sa kabila. Ito dapat nakasuot dito. Make sure nyo na nakasuot. Pasok natin dito. Pero mga kalahati. Pasok natin itong spring. Yan, itong spring nya. Tapos ito kailangan mapasok natin dito sa loob, ano? Itong kable. Yung mahirap nga lang, medyo banat eh. So okay kung luluwagan nyo yung preno sa likod. At tinanggal ko naman yung panlock ng preno. Maluwag na yan. Ito. Sagad na natin to. Para mas umangat. Hirap pangatin eh. Yan, sagad na. Para may forward natin ah. Yan, forward natin. Yan, mababa na. Yan, ito, papasok natin yan dito. Ito. Yan. Tiyagaan lang, medyo mahirap pala. Pasok na. Make sure nyo lang na nakapasok na mabuti. Yun. Yan, pasok na. Kabit ko na muna to, tapos fine tune ko yung ano, combi brake ko. Yan, naka disable yun sa akin eh. Yan na, na fine tune ko na yung ano, yung preno natin. Preference ko ah. Ang ginagawa ko kasi pantay lang siya ng piga dito tsaka dito. Yung din pinagpapares ko lang. Preference ko, pero kaya depende sa inyo. Kung gano'ng kalakas yung preno na sa likod na gusto nyo. Ano okay na, i-combi brake na ulit. Pero itong sa akin nga, hindi siya masyadong kumakagat kasi sinagad ko dito. Yan, pag kasi ito in-adjust mo dito, mas kakagat yan eh kasi may hila to. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Hindi na nahihila yung ano nyan. Eto. Yan. Sinagad ko siya. Eto, pinalitan ko to. Yung dati nyan kasi, ano, Torx yung ano nyan, panglock nyan. Pinanggal ko, tapos pinalitan ko nito kasi medyo na-loss thread eh. Baka hindi ko mabaklas pagka sa susunod. Hindi ako, naganap ako ng pamalit. Yan, nakakasukat. Ito na nilagay ko. Nilagyan ko lang ng Q-Tex para kulay black. Pakita ko sa inyo. Hindi na kumakagat yung harap niyan. Yan ah. Hindi siya umaangat. Kasi ito pag nahila, yan, umaangat yan eh. Yan, pag nakasagad yan dito, hindi nakakagat. Yan, pero may kapit pa rin siya. Kaya may engage mo yung brake lock. Wala kang combi brake, yan, hindi siya kumakagat to. Pag insid mo dito, may combi brake ka. Yan, depende sa haba, kung gaano yung kagat nito. Ngayon, gumagana na yung ano, park lock. Ayan. Park lock na. Dati kasi, nung hindi siya nakakabit dito, hindi ko siya mapagana. Hirap timplayin. Ayaw talaga. Kasi lundo eh. Na kailangan even yung ano nito. Yung tension nito. Sa tension ng preno. Kasi yung equalizer comp niya. Yun ang mga ano nung kagat para mapagana mo yung park lock. Yan, okay na park lock natin. Yan, ngayon, nasa sa inyo na yan kung gusto nyong paganahin yung combi brake o hindi. O sa akin nga, nakakabit pa rin siya pero hindi siya kumakagat talaga. So yung likod na preno mo, likod lang. Hindi kumakagat yung harap. Yan, depende na sa inyo yan, sa preference nyo. Adjust nyo rin pala to, no? Tsekayin na, nakabaon yung ganun eh. Dapat nakasagad siyang ganyan dito.
pag okay na, nakasagad na, wala nang alog na ganyan, pwede nyo na i-lock to. Ito yung locking nut nya. 12mm. Ang pangontra 10mm ito. Pita natin. Saktong higpit lang. Ayan, okay na. Wala pa rin kagat dyan. Kahit i-adjust mo. Para nakagat itong kombi. Kasi nga nakasagad to dito. Ayan. Okay na. Yun na, may dumating ulit tayong item. From Shopee pa rin. Ayan, panel protector. Ngayon, iniisip ko kasi nga paano kailalagay dito. Sa panel gauge natin. Kasi tinanggal ko na yung ano nito eh. Mismong cover nya. Ayan ang ginawa ko. Inabas ko to. Tapos yan. Hinulma ko na ano. Sakto lang siya dito. Ito kasi ipapasok natin sa mask. Ayan, kailangan sakto yung mga edges nya. Ayan, pantay naman yung pagkakagawa ko. Ayan, para pag nilagay natin sa mask, mas flush, ano. Ayan, hindi na masyadong angat to eh. Sakto lang. Para mas malinis. Ngayon, lagyan natin ng panel protector para makakoveran tong buong part na to, ano. Nasunan natin ang alcohol to para wala yung mga gabok. Yan. Pag okay na, wait na natin to. Itong merong ano, merong tape. Ito yung adhesive side. Ito yung kakabit natin dito, pag ganyan. Yan na, may tape siya. Pantay lang natin. Op, sobra. Pwede naman yan tanggal-tanggalin. Ayusin nyo muna yung alignment. Ano? Okay na siguro yan. Yung pag napantay nyo na, ano, na nyo idikit to. Gamit tayo ng kahit ano, card. Sige natin ang basahan. Tignan natin itong right side, ano. Napadikitin muna natin ito. Wala siyang bubbles. Pag nalapat na natin itong right side, saka natin tanggalin yung mga bubbles. Yan, dapat ganyan, walang bubbles, ano. Saka natin papasadaan ito. Tandaan lang. Yan. Angat. Tapos dandaan. May konting bubbles. Kuliduhin ko lang to. Medyo mahirap eh. Ayan, ayos ko na. Ng bubbles. Tanggalin na natin yung cover nya. Sa ibabaw naman. Ito, ito, ito. Ayan. Medyo may bubbles ah. Ayaw na, okay lang yan. May rapi kabit eh. And after nyan, isindi naman natin ang lighter. Para mailapat natin ano, yung mga sides. Padaanan lang natin. Ano, para mailubog natin.
Yan. O, ano siguro yan, ano? Papasok lang naman natin yan sa mask natin. At least covered na to. Ito ang dalawang ano, buttons. Mayroon din pala yung gabi ito, no? Parang madali lang eh. Okay na yan. Para lang mayroon siyang protector, ano. Hindi pasukan yung mga crevices dito. Mga space. Ayan. Okay na. Ito na yung pinarepaint natin na mask. Ganda oh. Glossy black tapos matte white. Naginaya niya yung kulay nung ano, may halong yellow. So parang gold. Parang gold siya eh. Hindi natin nalagay speedometer. Ito. Nalagay na natin. Yan, pinatabas ko na rin to kay Noni. Ayan. Dati meron niyang cover eh. Inabas na niya. Ito yung speedometer natin. Yun. Yan, ganyan siya ilagay. Ayusin ko pa yung mamaya sa bahay. Install ko na muna ito, tapos pakita ko na lang mamaya, no? Bro, na lang kami, bro, salamat ah. Ah, bye bye. Raja, pakita ko na sa inyo paano natin install yung custom mask natin, no? Ito yung custom mask na pinarepaint na ni kay Noni. EN Paintworks. Ganda na pagkakagawa, no? Matte white na ginaya niya yung kulay nito. Merong yellowish gold. Ano, pansin niyo ba? Wala akong pansin eh. Kaya ganun yung kulay ng mga white na click. Na bago. Ang click 125. Matte white siya na may halong yellow gold. Ayan yung speedometer natin, nakakabit ko na rin. Stock speedometer. Ayan, inayos ko na lang yung ano, yung panghigpit niya. Para lang hindi malaglag yan pag pinipindot nyo. Discarte nyo na lang. Okay na mahigpit. Hindi siya gagalaw, ano. May kawad lang siya eh. Tapos nilagyan ko siya ng mga double-sided tape, ano. Para cushion. Kasi lalapat yan dito eh. Para hindi madadamage yung fairings. But less vibration din. Ayan, dito. Tapos dito. Tapos dito. Ito pala, no? Itong dalawang to. Galing sa stock na, ano? Yung front cover. Dito. Ayan. Ayan. Tanggalin nyo lang yan, tapos lipat nyo dito sa mask. Tapos itong kabitan ng bolt nya. Yung makasigkakabit yan, eh. Yung dalawa dito, yung dalawang, ano, torque screw. Tapos ito, kailangan mong lagyan dito ng bolt and nut. Yan, para yan dito. Meron siyang provided, pero pinalitan ko ng ano, hang bolts. Pero hang to eh. Hang bolt tsaka hang nut. Yan, may dalawang washer na kasama yan. Pakita ko ah. Yan. Dalawang, isang bolt, dalawang nut. So, may dalawang washer. Isang maliit, isang malaki. Yung malaki dito. Yan, dyan yung ilalagay sa loob. Sa lagay nyo isang nut. Yan. Ito yung sa labas. Ito, hang na to. Yan, hang. Ito, lock nut na nilagay ko. Yung lock nut yung may rubber sa dulo para pag nag-vibrate, hindi siya matatanggal. Itong hang, wala. Okay lang yan. Pero ito, ka-importante, fix to. Hindi umiikot pagka hinihigpitan, ano. Ito pala yung ano ko, wirings ko. Inayos ko na. Yan, nasa baba na itong mga socket. Yan. Pwede natin lagay itong sa harness. Pupuntang speedometer. Panel gauge, ano? Nakapain nyo lang. Pag ano. Medyo mahirap nga lang. Kailangan kabit muna natin yung ano. Yung socket ng panel gauge bago natin i-lusot dito. Kabit ko muna. Ayan, nakabit ko na. Pag nakabit na yan, pwede natin itong i-lusot dun sa ano. Nilagay natin na bolt, ano. Make sure nyo rin na nasa ilalim yung kabitan ng dalawang torque screw.
sakto naman yan. Kaya ako nilagyan ng ano, ng mga double-sided tape para may cushion siya. Huwag niyo tatanggalin siyempre yung ano, yung cover niya. Kasi didikit na yan eh. Kailangan nakakabit pa rin yung pula. Yan, yung kabilang side lang nakadikit dito sa mask. Yan, pag nakabit na natin ganyan, kabit na natin yung washer sa yung ano, yung binal natin ano, hanging nut. Natin yung washer tapos yung hang nut. Siguro ito lagyan ko dito ng mga ano, hang bolts, no. Ah, ganito rin kulay. Yan. White gold yata tawag dito eh. Nakabit lang natin dito. Ito sa pang higpit lang. 10mm. Kumagat lang. Okay na. Okay na. Basta yung wala lang alog. Analog. Kabit na natin yung ano, dalawang Torx screw dun. Ito yan, yung dalawa Torx. Yung star. Yan. Kabit ko na lang, hindi ko napapakita kasi mayroon yung angulo dun eh. Kabit na lang. Alam nyo naman na yan. Yan lang dating sa stock na kabitan. Balik nyo lang. Kasi sakto na yung tapat nung ano dun. Yung dalawang ano nito sa mask. Dun talaga nakahulma. Saktong-sakto doon, kaya ito yung maglalagay natin pang lock niya. Kagaya ng stock. Suot nyo nandun sa may kabitan ng fairings. Tapos yun. May kakabit natin. Ayan, nakabitan natin yung custom mask natin. Ganda, no? Dito ko pala yung nabili kay Gani Custom sa Shopee Philippines. Yan, nabili ko to na ano, nasa 2,800 yata, kung limutan ko na eh, sa yun 2,800. Tapos matte black lang yung kulay niya, kaya pinarepaint ko para syempre bumagay. Sige, yun yung kulay ng click eh, na click natin ngayon. Ito, iniisip ko kung ano, sa ilalagay ko dito, yan ah, yung FI. Ito kaya, pwede kasing dito, o dito. Ang maganda ilagay. So ito dito nakalagay eh. Oh. Pag-isipan ko ah. Pakita ko na lang sa inyo kung saan ilalagay pag ano. Pag tinest ride na natin, no. Ayun, nice na. Na-install natin yung custom mask natin. Ganda. Ganda ng pagkakapintura. Salamat bro, Nani. Solid na ano, paint job. Alright, what's up mga bro? Bigyan ko na kayo ng review ng ano, itong Honda Click natin. Pinapainit ko lang. Kasama natin si Road Ranger, si Jexter. Magsishoot kami ngayon ng ano pang B-roll, intro, ganun. Sa Clark. Yeah, una-una ko napansin dito sa ano, or una-una nagbago, nung pinalitan natin ng naked handlebar. Siyempre yung ano, yung riding posture. Mas relaxed ako yung riding posture ko, yung position. Kasi yung stock na handlebar ng Click, medyo naka, parang nakasub-sub ko eh, parang racing-racing eh. Yung riding posture. Yan, nagpalit ako nitong ano, naked, ano na siya. Parang mas naging tuwid na yung katawan ko, hindi na nakasub-sub. So maganda yun, pagka mga long ride, di ka na mga ngalay, no. Gamit na rin naman namin ng ano, ng malayo. Ah, siguro mga 100 kilometers, ganun. Magtang araya at nagloloop kami dito lagi, 50 kilometers, ganun. Adare-derecho, kasama ko si OBR. Noong una, nangangalay ako eh. Yung nilabas ko sa kasa, nag-ikot-ikot kami nun eh. Yeah, ikot kami ng Clark. Kung saan sa kami nag-ikot, bago ko iuwi ito noon, nung ano, yung una ay sa start ng vlog, na inilibot namin. Pag-uwi namin, ngalay na ako eh. Ang sakit sa kamay. Kaya ngayon, nung pinalitan ko, mas ano na, mas hindi na ako nangangalay kasi nga gumanda na yung tumaas yung manubela, tapos lumapad. Nga, leverage din yan. Mas madali siya ipitik-pitik, mas nimble. So okay na okay to sa mga ano, mahilig mag long ride. Mas hindi kayo makangalay. Pero syempre, testingin natin sa long ride. Kung mabilis ba akong mangalay yung kamay ko. Ayun, para mas may basis tayo, no. Sa yung stock talaga, bilis ko mangalay eh.
pagkaano, siguro sanayan din. Depende na yan sa inyo. Pero ito, mas ano talaga, mas komportable. So, isa ko pa napansin dito, lumayo talaga yung ano, lumayo yung speedometer, yung panel gauge, so parang ano siya, parang mas lumaki yung motor, parang nag-forward eh. Kaya niya tingnan, naisip ko, lalagyan ko ng visor eh. Pwede rin kasi yung Ninja visor. May nakita rin ako yung Z 1000 na visor, parang okay din. Nag-isipan ko pa. Actually, marami na nakakabit na ano, kung ano-ano. Pero may vlog naman lahat yan. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga ano, naikabit na rin natin. Pati syempre, itong conversion natin. Marami tayong dinagdag eh. Dito na kami dadaan, mas malapit dito eh. Aqua Planet punta namin ni Jexter. At ako yung magshoot ng ano, video. Sarap dito sa Clark, no? Parang ano, ibang lugar. Ito masyadong ma daming sasakyan. Daming pwedeng pasyalan, ano. Tagtag yung ano ng click pag solo. Yung shock. Pero pag may angkas naman ako, nagbobotamot naman yung likod. Malambot naman masyado. Oh, tagtag oh, pag kami hindi pantay pa tayo kalsada. Pero yung power okay na okay. Malakas. Ayan, motorcycle lane, dito lang tayo. Kailangan natin sumunod sa traffic rules dito sa Clark. Whew! Sarap birahin. Tira! $109 ano? Yan, dito na kami ni Jexter sana. Ganda rito, dito maganda mag-shoot. Dito ko na lang pakita si Click. Kahit ako sa inyo. Hanap muna kami ng spot. Alright, yan na yung Honda Click natin. Naked handlebar. Eh, napansin nyo, marami naka-install, no? Ibang-iba na yung itsura nya. Pero yan pa rin yun. Marami na naka-install. May vlog lahat yan. Yan, front box. Custom side mirrors. Yan, ito, stock modified. Yan, crossbar, yung mga Moto Wolf. Pati ito, yan, may vlog din yan. Yung Rock M na monorack. Meron yung top box, eh. Naglagay din ako nyan yung, ano, signal light protector. Yan. Yan, pakita ko yung naked handlebar natin. Yan, oh. Piyesa to ng ano eh, on the Beach Street na Indonesia. Ano to, version 2 na Beach Street. Meron na kasing version 3. Yan, iba din yung panel nun. Ah, ito, stock panel gamit natin. Yan, stock panel gauge. Kasi hindi pwede yung ano eh, pang on the Beach Street na panel. Kailangan mo ng ano, speed control module. Kasi wala pa sa Pilipinas eh. Para tumama lang yung reading ng speedometer mo. Tapos magpapalit ka rin ng ano, ng floater sensor ng para tumama naman yung sa gas. Ano, yung indicator. Pang beat din papalitan mo. Kung gusto mong gamitin yung panel ng Beach Street, eh ako nga, hindi na kasi wala nung SCM. Pwede kang gumamit no, ano, yung sensor type na nilalagay sa gulong. Pero ayoko na, yan lang ginawa ko, stock. Tapos pinarepaint natin kay Noni, ano, Noni EN Paintworks. Ayan, pinarepaint ko yan, tsaka ito. Underside cover. Ang ganda na pagkakagawa, no. Kuha-kuha niya yung, ano, kulay.
na may yellowish gold. Yan, kinolor match niya dito yung pintura. Tapos glossy black yung ano sa panel. Yan si Jexter, oh. Road Ranger. And working naman lahat na mga in-install natin. And syempre, stuck pa rin. Yung rewiring natin, wala naman naging problema. Gumagana lahat. Signal lights, gumagana. And right signal. Left. And left signal light. High beam and low beam. And high beam, low beam. Brake light gumagana din. Ayan, may ilaw. Tapos syempre yung park lock. Ayan, gumagana siya. Ayan, pinalitan natin ang ano, mahabang combi cable. Ito pang Beach Street din to na Indonesian version na mahaba. Ayan, last look ay click. Ayan yung stock, oh, ay kay Jexter. Ito yung converted. Ayan, isip ko pa kung lalagyan ko ng ano, ng visor, ano, naked handlebar, stock panel gauge. Ay, siguro yung front box yung next vlog natin, ano. Ayun, tayo na lang yon. Dito ko natapusin yung vlog. Right, mga bro, ride safe.